The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Ah, hello. Hello po. Opo, good evening po sa lahat. Actually, ang tagal ko na gusto mag-share. Kaya lang, nade-delay kasi lagi akong maraming trabaho po kasi came across yung Reddit. Because I was just curious, nagbabrowse. And then, I saw nga yan, mga ex-MCGI. Sabi ko, wow, siguro nakilala ko po tong Reddit na to for parang the time nung una akong umalis. Siguro it actually would be making my life easier. Kasi po, yung pamilya ko is 20 years plus something. Pasalan 20, 21 years. Sa ABD. Nakilala ko, actually ako nagdala sa kanila doon, pero ako unang lumabas, parang something like that. Lumabas ako first time, 2004. Tapos, 10 years, ayun, parang wala ako sa ABD. Napabalik lang po ako ng 2013. Tapos, pero actually, what I really wanted to emphasize in my story is that mahirap po na maging miyembro ng ABD. Kasi po, it's more on the mental related aspect. Kasi nga po, di ba po, hindi po naniniwala ang ABD sa mental health. Lagi nilang sinasabi na kapag hindi ka nagdadasal ng maayos, magiging depressed ka. Parang ganun lagi. O baga, it's more of like kasalanan mo. Bakit ka nade-depress? Kasalanan. When in fact, sila talaga yung, sila talaga yung reason bakit ako na-depressed. And why I began to get sick of so many mental health issues. Mahirap po talaga. Actually, that's why my heart goes out to a lot of those who share sa Reddit na sometimes they feel suicidal, sometimes they feel really bad about their situation, yung mga napapalayas ng magulang dahil sa Kasi po, nagkaroon din po ako ng situation na kailangan kong hindi lagi magstay sa bahay and to think I was like young during that time. I was in college. Actually, kahit sa school, kasi nagmiembro ako ng BRED sa school namin, university. Di ko na lang sabihin yung name. Nagmiembro ako ng BRED doon. In a state university siya. Dumating yung point na when I wanted to leave, I told them that I wanted to leave the ABD. They began to stalk me sa loob ng campus. It was so frightening. Kasi, I felt scared for my life. Kasi bawat daan ko sa mga corridors, andun sila. Bawat punta ko sa isang lugar, I would see their faces. So you could imagine, I was studying in college. Tapos everything was so traumatic. I would be crying every day. And I would be hurting myself. Sorry, trigger warning. So I would be hurting myself because I would see people who were stalking me. Tapos, they were like there. And then I would feel scared because I felt as if they would harm me. Parang gano'n. Nagiging paranoid po ako kasi during that time. So dumating sa point that I had to be defended by my classmates. Kasi po sila eh. Kumbaga, they saw how terrible the situation was. Add to the fact na sa bahay,
I mean, the people that I'm with, my relatives, sa bahay, parang ano sila. They wanted me to constantly go back sa ADD. Nakaranas din ako dun sa ADD ng ano eh. Kumbaga, I began to see their true colors nung nabautismohan ako. Especially with money. Kasi there was this time, parang 2002, kasi 2001, 2002 yun eh. Although I was starting to attend their services mga 1998 pa. So wala pa ako doon, hindi na ako nagsisimba sa dati kong faith, which is I was born a Roman Catholic, I was baptized a Roman Catholic, and I left the faith ng 1998, technically. 98. Kasi parang ano na eh. Kumbaga, I was so convinced with Soriano. Kasi parang, girl, ang galing ko kasi niya eh. Di po ba? He could actually convince you with just, you know, simple propositions. And then, he can make it feel and seem reasonable to your ears. Ang galing niya mag-convince. Ang galing niya mag-outline ng propositions niya. Regardless if whether they made sense or not, he could actually, you know, swim his way through the propositions that he would make. Ganon siya. So I was like, wow, this guy is so brilliant. Kasi parang I got dissatisfied with my faith. Although I came back, I became a Roman Catholic. I attend mass again right now. So I'm at peace more right now. Pero during that time, because I was looking for a particular identity na hindi ko nakikita in myself, kasi, you know, if you are a young person, you would look for your own identity. I mean, I grew up in a household that was very manipulative. So I never really had an identity by myself or of my own. Kasi parang everything was like told on me to what to do. So parang you have to do this, you have to do that. I mean, I wasn't encouraged to do things on my own. So parang everything was so imposed. So very manipulative yung environment. So I was like thinking, wow. I mean, what thing am I good at? So parang, okay, I've been reading the Bible since I was 6 years old. So I was looking for a person or maybe a preacher, a pastor who would actually share my interest. Kumbaga, somebody who wants to memorize or wants to be serious with studying the Word of God. Parang ganon. Tapos, nakita ko nga si Soriano when I was second grade. As early as second grade, napapanood ko siya sa TV because one of my relatives was watching him during that time. So, naku-convince ako na, wow, galing mga taong to. So, I would watch with my relative. Every afternoon, alas tres yun. Nasa IBC 13 pa siya nun. So, that was my first foray into Soriano. So, at grade 2, so 8 years old, 8 taon na ako, nakikinig na ako sa kanya. So, although, yeah, I would still go to church, I mean, my faith, I mean, it was still there. Kaya lang, nung mga, I was listening until like about 2095, mga grade 5 ako, sa tigil. And then, the relative died, so nawala na. Tapos, balik ako sa kapapanood sa kanya when parang 1997, I was first year high school, so pang grade 7. I was switching on the TV. Nakita ko siya sa RJTV 29. So, nanonood ako. I was watching. And then, wow, galing. Di ba to si Soriano? Parang ganun. Parang there was this particular idea in my childhood that parang nag-ano siya, yung nag-click sa akin. Ay, ito yun. Parang it's a childhood memory that never got erased in you. So, nanood ako sa kanya. And then I was like, oh, shit, siya ito. Kumbaga, he's the one that my relative was watching. Tapos, parang, I began to listen every, kailan ba siya? Like, RJTV 29. Ano yun eh? Parang Wednesday yata siya. Every Wednesday evening, something. Basta, I forgot. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na.
I stopped going to church, and then I began attending their services. Yung services pa nga nila no, na naabutan ko na yung prayer meetings nila tsaka worship nila. Yung ano pa, yung nagte-texto pa yung manggagawa. Kasi ang gagaling mag-texto ng manggagawa. Kay babae, kay lalaki, magaling. So, being an impressionable 14-year-old, so parang, wow, gusto kong kagaya nila. Maging kagaya nila, mag-memorize ng Bible verse, mas magaling pa. Kasi nanonood din ako ng Born Again, di ako impressed eh. So sabi ko, wow, galing. Tapos, ayun, I began talking with some of the workers. Tapos, parang many of them were already convincing me to join. And then, parang ganun. Tapos, nakuha ko nanay ko. So kami dalawa, pumupunta na doon. Di na kami nagsisimba sa religion na ano, kinalakihan ko. And then, ayun na, I told everybody in the house na gusto ko nang magpabautismo. That was, I was 16. Pero, ayaw nung isang relative na nandito sa akin. Sabi, hindi, wait for another year, let us see. Hanggang na-convert din sila, nagpabautismo kami para pareho. Tapos, ayun, pero parang, the first year that I was there, nagtataka ako. Biglang nag-iiba yung mga sinasabi nila. From the doctrina, doon sa tinuturo sa loob. Ang katwiran ni Soriano, kasi kailangan kumain ka ng lamang kati, hindi puro gatas. So, I was like, what? Okay. Ang talagang clincher sa akin kung bakit nagduda ako, for the first time, I was like 18, yata nun? I was 18, 19. Nagduda ako nun because nung nagteksto, kung may, I think you know this, or I think many of you here know this, yung may nagteksto si, ano, si kapatid na Eli na, si Soriano na, ano, ang mga tao pwedeng maging Diyos. Yun po. Oo, teksto sa pasalamat. Oo, pasalamat. Opo, yun po yun. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh sabi sa Biblia, walang dapat na ibang Diyos kundi sa akin. So paano po, paano man mangyayari po na ang mga tao po pwede maging Diyos? So I was like, hinalungkat ko yung bersikulo na ano niya. Natisod ako doon. Hinalungkat ko yung bersikulo na ano po niya, na sinasite niya. Nasa Gis ng Juan 34. Ni kinross reference ko, hinanap ko yung bersikulo kung nasaan niya kung nasaan kinuha ni Kristo yung hindi ba't kayo yung mga Diyos, mga ganyan sa Juan Gis. Nasa 82 ng ano, ng awit. Binasa ko yung buong yon. Sabi ko, wala naman dito nun eh. Nang tao pwedeng maging Diyos, iba yung konteksto niya. At kahit yung nandun sa Juan Gis, iba ang konteksto niya. He was actually talking to the Pharisees and trying to tell them, hindi ba't nasusulat na kayo'y mga Diyos? He was actually imputing upon the Pharisees for their hypocrisy. He was actually like berating the Pharisees. That's basically the context of it. So sabi ko, what the heck? Sabi ko, Sir Yano is lying all this time. Parang doon na ako nagsabi na, parang sa sarili ko na, is this man really for real? Because I kumbaga, ang galing niya, but bakit hindi niya to nakita? Tapos sasabihin na mangangaral siya ng Diyos. And when I realized that, na-depress ako. I began to have, you know, certain hallucinations, parang gano'n na. I was really so heavy in that part na, feeling ko, guguho yung buong mundo ko. Grabe yon. Na-trauma ako in the sense na parang nagkaroon ako ng lack of trust tuloy sa lahat ng mga sinasabi niya. Just two verses. So I was crying, sabi ko. Eh may relative ako dito sa bahay. Kasi marami kami dito before eh. Although some of them have died already. So, baga ganun. So yung may relative ako dito sa bahay, I told her everything. Ayaw niya kay Soriano eh. So sabi niya, umalis ka dyan, sumama ka sa akin, you hear mass again, you go to mass again, and then let's figure out things from there.
So I went with her. So to think I was 19. So biro niyo po yung like my formative years were spent in listening to the indoctrination, listening to the teachings, being ano ba yun, being so tawag dito, what you call this, so amazed at how the manggagawas would actually parang twist certain things or like preach certain things, tapos biglang doon guguho si Soriano. Tapos parang sabi ko, paano nangyari to? Sa Diyos ba siya talaga? So I ventured out, sabi ko doon sa mga sa nanay ko and other relative who became a member. Sabi ko, ayoko na. Ayun, they began persecuting me. So, kumbaga, wala po akong support from my family. Wala akong support from the outside world because, of course, not many people understand how it is to be brainwashed by the cult, by a cult. Tapos, during that time, mga 2002, 2003, ano yun eh, kumbaga, hindi pa uso yung mental health awareness masyado. So, I was basically lost. And I lost trust even in my parents, in my mother. I couldn't tell them things. I couldn't, they couldn't be there for me kasi parang it was like I was treated like an apostate. You know, somebody who actually doesn't believe. Eh, di ba may turo nga po sa loob na ano yung tungkol sa mga hindi sumasampalataya, parang bumabalik sa kanilang sariling suka. So parang all of those stuff that made you feel afraid. So lahat yun, pumasok po sa utak ko. I was like, you know, parang doon ako nagkakaroon ng breakdowns. I began hurting myself. Even, you know, when I was going to school, I would begin hurting myself. Parang ano siya, I spiraled down. I began to get sick. And then, I mean, although I didn't consider that I would be taking time off from school, pero I was going to class, pero hindi ako makafunction ng maigi. Sobrang traumatized ako. And add to the fact pa na yung Bread Society, some of their members were actually like hunting me down in the campus. So parang ganun siya. So it was like, and plus nagalit kasi yung tita ko, one of my relatives, na member din, na because before, miyembro sila, pero wala pa silang 1 year. Ako po yung medyo una eh. Kumbaga medyo sampalatay. Panatikong-panatiko kay Soriano. They cut my hair kasi I had this condition when I was younger na naglalagas yung buhok ko. So my mother said, eh, bago pa lang sila. They didn't know how much of the impact it would make. So sabi niya, di, pinutulan buhok ko. Pinutol niya. I got mad. So nagsumbong ako doon sa mga kabred, nagsumbong ako sa manggagawa, nagsumbong ako sa MIC. Ayun, yung matandang MIC pa yun dati. Ayoko sabihin kung saan division ako eh. Sorry po. Ayun, pero ano, matandang MIC pa yun. Yun, pinatawag kami. Tapos, ako yung nagsumbong na ano po, pinutulan nga ako ng buhok, sinumbong ko nanay ko kasi nga talagang panatikong-panatiko po talaga ako. Diba po, sabi po sa aral, ganito ganyan. Nagalit yung tita ko, umiyak, nanay ko umiyak. Ako hindi ako umiiyak kasi parang antigas ko talaga. Tapos po, to my surprise, akala ko sila lang ang sususpindihin kasi parang syempre if you're young, you have this passion in you. Na parang sila yung may kasalanan eh, so they should be punished. So parang ganun. Eh, to my surprise, pati ako sinuspinde. So I was like, what's happening? So parang, what is happening? Parang, ako na nga yung nagsumbong. Ako na nga yung parabang, I was trying to follow the law in as much as I could. And it was not really of my own volition na umayon sa kanila sa kung anong gustong gawin ng kamag-anak ko, ng nanay ko.
pinutulan ako ng buhok, di ba, kasalanan sa Espiritu Santo. Tapos bakit pati ako isususpindi? I didn't even take part in it. I wasn't even complicit in it. Kaya nga ako nagreklamo. So, ayun. So, my relative began hating me. Although my mother hindi. Siyempre kasi nanay ko yun. Pero my relative began to harbor ill feelings sa akin. So, when I left the ADD for the first time, kasi bumalik ako eh, but that will be like a little bit fast forward. So, nung umalis ako for the first time, that was 2004, umalis ako. Pero, hindi ako nagpaalam na umalis ako. Parang hindi na ako lang dumalo. Tapos, ayun, so, my life went on as usual, but I was so traumatized with what happened. I sometimes wouldn't go to work, to class. Kasi, college student pa ako nun. So, parang, sobrang grabe. Minsan nagsispace out ako sa school, nagsispace out ako sa klase. I really had tendencies to end my life. Trigger warning, sorry po. So, kumbaga, it was a difficult patch. It was a difficult life. And then I didn't have support with or from the people who are nearest me, except those who didn't want to join the group. Pero hindi ako close sa kanila. Hindi ako close do sa relative na iba na hindi, ganun. So, what happened was, after that, I left. So, I went back to my previous faith. And then, I began to explore more of the things that are not of ADD. So, I began to realize that Soriano isn't as intelligent as he seems to be. Kasi hindi siya marunong kumuha ng konteksto. Hindi siya marunong umintindi ng ano ba ang kultura ng mga tao nung panahon na yon. Kung bakit sinulat ang Biblia sa ganitong paraan. Bakit ang Biblia, ganito ang imagery na ginagamit niya. Especially, let's say, for example, sa Psalms. Bakit ganito ang symbolisms na ginagamit niya. I mean, the Bible is, I still believe, I mean, the Bible is an inspired book, but it was written in a cultural context, in a historical context. And you cannot take that away from the biblical writers because it is the way on how they express. Kaya nga sabi ko, when you read actually the original translations of the Bible, like Greek, Hebrew, there are certain, certain expressions, even figures of speech, that the original Bible writers would use na hindi siya translatable literally in English. So dun pa lang eh. I mean, everything, there are lots of things that can be lost in translation. So sabi ko, that's why, Soriano cannot take the Bible literally. He cannot actually do that. Tapos, ayun na nga, when I left, nakikita ko na, itong kamag-anak kong isa, nagmiyembro pala ng copy. So, nakakakita ko ng mga envelopes. And that was 2005, mind you. Nakakakita ko ng envelopes. Nakakakita ko ng merchandise dito sa bahay. Then I would learn, may mga tickets na binibenta, yung mga Araneta. Araneta pa yun eh, yung mga concerts dati that they would hold in Araneta. Kasi mga concerts sa Apalit, nakikita ko, binabayaran pala niya yun. I never really imagined that she would be spending a lot on those tickets. And that was 2005. And if you pay for a ticket for 1,000 pesos in 2005, that is a lot. So, yung isang tita ko, na parang kapatid niya, she was already murmuring kasi hindi naman umanib yun. Although she doesn't go to any church, but she just says that she believes in God. So, sabi niya, ano ba itong mga binabayaran ni ano? Bakit may mga 1,000 na miyembro ng kapi? Every month, nagbabayad yung isang kamag-anak ko na 1,500 every month to think it was 2,005. That was so large. It takes up a large chunk of, what could have been expenses for us. Binibigay niya doon. So I was like, ano ba to? Ano nangyayari sa kanila? And then,
napansin ko, my mother and then her sister, yun na, they began to be very involved in everything, although hindi sila nag-officer, hindi, but they contributed a lot. Ang dami nilang binibigay na pera. It's like, they, pag may sinabing, ano, ticket, bayad. Pag kailangan ng ganito, merchandise, bili. So, kumbaga, second pa to? Bakit? Although I wasn't there. Although hindi ko na lang siya pinapansin. Nakakakita lang po ako ng mga ticket-ticket mga sa bahay-bahay. Tapos, parang bumabalik tuloy yung alaala ko na when I was still there in Apalit or in Apalit, in the ADD, nung a year after we were baptized, nagkaroon ng pasalamat, they were charging tents. Wala pa yung ano, wala pa yung kalaberdad, wala pa yan. Wala pa yung ano, may palaisdaan pa yun doon, tapos yung may mga tsanggi-tsanggi pa yun doon. Naabutan ko yon, yung maputik. Yun, naabutan ko yon, tapos may palaisdaan doon, tapos minsan pag maraming tao, may mga tents doon na pinaparenta. Naabutan ko siya. Ngayon, my aunt, yun nga, yung talagang panati ko siya, magpapasalamat kasi parang once a year lang yata dati nun yung pasalamat ng buong bayan, parang ganun siya. Although PBK dapat ang tawag. Kapatiran. Apo, pasalamat po ng buong kapatiran, PBK. So I think it would always be held parang December yata. Basta last ano siya ng year, parang year end something. So minsan nagpasalamat po kami doon na ano, ganun. So on the while we thought we would be renting a room. Kasi po sinasabi nga po sa mga sa pagkatapos po magteksto ng worship service o mga kapatid, meron dong mga pwedeng tuluyan pag may pasalamat na mga kwarto, pwede niyo pong irenta. So, we were excited that we would be getting a good room. So, nung pagpunta kami doon, nung nagpunta, when we were there in Apalit, we inquired. Tapos yung pala, tent lang pala ibibigay sa amin. And to think how much the tent cost during that time, it was 1.5. 1.5 for a tent near the mabahong pala isdaan. So it was like, my aunt went ballistic. Sabi niya, ano to? Bibigay niyo lang sa amin, tent lang, samantalang 1.5 ang ibabayad ko sa inyo. But she was like mad. Eh kasi bagong kapatid siya. So she actually doesn't know na bawal yung gano'n, na bawal mag-question, bawal mag, you know, to raise your concerns na gano'n. Eh, bago kasi siya eh. So, I mean, in the end, natulog kami sa loob ng pasalamatan. And I couldn't sleep myself kasi, I mean, matutulog ka sa monoblock na pinagdikit-dikit lang. Tapos, ano, yung matutulog ka doon, eh may, hindi siya conducive for sleeping. So I couldn't sleep for 3 days. Or 2 days yata yun. Basta I couldn't remember. I couldn't sleep. So parang puyat-puyatan ka talaga. And it starts at 6 a.m. So parang bang, oh my goodness, ano ba itong pinasok ko? So I was like, ganon. Although panate ko pa rin ako. So parang bumalik yung alaala ko na yun. So for the 10 years that I wasn't there, but I was living here in the house, they would always persecute me. So I was always triggered. Ayan, magto-tune in sila kay Soriano sa dating daan, palalakasin nila ng husto yung TV until I would get all of the anxiety attacks. Tunog pa lang ng boses ni Soriano, nag-hyperventilate na ako. Ganon katindi ang trauma ko sa kanya. I mean, kasi parang ayoko na nga dyan eh. Kasi masyado silang controlling. The time when I first left, yung mga kabataan at saka manggagawa ng lokal, pumunta sa bahay, they were really telling me to go back na, di mo ba alam kapatid, may impyerno ka. Yung mga ganon. Na kung umalis ka, alam mo na nga, ika ang totoo. What I did dahil sa galit ko, sinigawan ko sa kanila. Sabi ko, you don't have the right to actually tell me this. Di ko naman kayo kaano-ano, get out. Parang ganon yung sinabi ko. Pinalayas ko talaga sila. Good thing my aunt was not there and my mom. So, kumbaga, it was so traumatic for me. And then, wala, kumbaga, that was the time na walang Reddit eh. That was the time na walang online forums that cater to people who were victimized by this kind of system.
So, kumbaga, I was all alone. I never knew what to do. So, parabang, ano siya, I couldn't talk about it to people. Kasi people wouldn't understand. Ang kasi ang iisipin lang nila na, eh well, magaling si Soriano, di ba, Bible-based yun. Eh, di ba, totoo yung sinasabi niya. So, all the more people who would hear Soriano, they would validate his claims. Kasi nga, magaling siya. His press release, the way on how he talks to the public, could actually be, you know, very convincing at the most. So, and that was the very reason why I was convinced. So, kumbaga, I felt so alone. I was so depressed. I didn't know where to go. My own family, they were emotionally distant. My mother, I couldn't trust. Kahit babait siya, pero since miyembro siya ng kulto, I couldn't trust her. So, would you imagine? It was like you are living in a house, you have a roof over your head, pero bawat galaw mo, you know, it's being seen as like you are an apostate, you're an apostate, that you are somebody who cannot be trusted kasi bumalik ka sa sarili mong suka. There was a time we're in because of that, and I think it's really because of that. Yung relative ko na yon na nagpaaral sa akin, who became a member also, she began to tell me na ano, na parang I'm a hopeless person, that ano, nakaalam ako na totoo, hindi pa ako naniwala, umalis ako. So ang consequence, ikaw ba dahil ganyan eh, dahil ba gusto mong bumalik sa dati mong reliyon para lang in exchange of money? So they were like already saying all of these things which were not true. Then they began manipulating, gaslighting, which in retrospect, when I look back at that time, well, I cannot blame them if they were like that. Why? Because si Soriano ganun. He's good at manipulating people. He's good at putting ideas in people's heads as to what they should think and what they should do. Kasi ano siya eh. Kumbaga, I mean, he has to do that so that the loyalty of all of the people would be on him and he could do whatever he wants. Now, at that time, I'd never believed na si Soriano would be capable of doing such things. Pero, kumbaga, there were things that I've been hearing na parang, and especially my own personal experience, parang feeling ko itong tao na to manipulative. So while I was out of the group, I began learning about, you know, cults. I began learning about how Soriano fit into the mold of, I mean, Soriano's group and Soriano himself fit into the mold of being a cult leader and his group a cult. So I began watching documentaries, I began researching, I began doing all of these things. Sabi ko, I mean, I couldn't believe. I was still suspended in this certain kind of disbelief. Kasi I never really thought that Soriano, who appeared so sincere, who appeared so caring for the members, na dito sa reliyon namin, walang ano, dito sa iglesia, walang ano, walang pulubi. Hindi kagaya pag nasa ibang reliyon, may makikita kang pulubi sa kalsada, dito nililingap ang mga kapatid. He's very good at that, we believe. So kumbaga, that's why yung pamilya ko, pag ano, pag meron talagang kailangan bilhin, ayun, binibili. Iniisip nila para sa gawain. Para sa gawain. Hangin gano, it's all for the church. Pag may hiningi na pera sa Soriano, ayun, it's all for the church. So, baga, they began sinking deeper until I myself couldn't recognize them anymore. Before, nanay ko, my relatives, hindi sila nagmumura. Aba, nung naging ano sila, naging miyembro sila, ang galing na nila magmura. Parang sila na nga, silang naturo sa akin na bawal itong mga ganitong klase. I mean, I, as much as possible, they wanted me to grow up without certain kinds of, you know, certain kinds of expressions. Pero sila ngayon, nakikita ko ganyan. I mean, I couldn't recognize them anymore. So, naging distant tuloy ako sa kanila even more. Kasi parang the change in demeanor, grabe.
And then, yeah, so parang ano ko, I was like a wandering soul. Like, I would leave the house. Every time that I had the chance to leave the house, I would leave the house. Nakikitira ako kung kani-kanino sometimes. Napatira pa nga ako sa, ano, sa orphanage one time. Kailangan kukupin ako ng mga madre sa orphanage kasi I couldn't go back home. I don't want to. Kasi very oppressive ang environment sa bahay kasi Suryano na naman. So, I mean, hindi ako makatagal sa trabaho because I was constant, I mean, the memories would come back. I was constantly depressed. The doctors couldn't do anything about me anymore. Hindi na nila alam ano bang nangyayari. Why even with like how many medications they would be giving me? Wala talaga eh. I would fall back into the same trauma that, I mean, I couldn't process my trauma. And then people began, I mean, the people that I begin to know, the friends that I began to know, they were starting to wonder, bakit hindi ka maka-let go? Well, precisely because you have been traumatized by a cult. It was, I mean, the kind of mind conditioning was so severe that I couldn't get over, you know, all of the indoctrinations, the teachings na mapapaimperno ka pag umalis ka dito. Yung ganun. I just had to go back. O bumalik lang po ako sa ADD. But I never really wanted to. Kasi at that time, I was thinking, lagi akong maalis. Wala akong kapahingahan ng utak. I mean, I had to always be in different people's places. I had to go. I mean, I would constantly fight with people. Eh, baka siguro pagbalik ko, things will get better kasi napagod na rin ako. So I came back, mga 2013. Tapos, di bumalik ako. Di ba usually pag, I mean, in a more legitimate organization, so let's say for example, in more legitimate religions, I guess. Let's say, for example, the Catholics, the Protestants, some Protestants or the Lutherans or some evangelicals. But if you go back to their church, they would welcome you. And then they would tell you na, okay, you're welcome to come back, you're welcome to, and then you're part of our faith community again. You can start all over again. When I came back to the ADD, so sabi ko, although reluctantly, gusto ko pong bumalik. So, ade yung relative ko, tontuwa. Kasi panati ko siyang tunay eh. So, bumalik ako. I went back to the local and they were like, discussing how I would go back. And then sabi nila, o sige, since lumayo ka for how many years, suspendido ka ng walang taling na panahon. So, I was like, bumalik ka na nga. Tapos suspendido ka pa din. How is that possible? How is that even fair? Pero sige, I went on with it. It was mostly like pleasing my relative lang. So I went back. So, doon ko nalaman na iba na pala yung paraan ng pagluhod. Kasi before, di ba po, ang pagluhod is more of like vertical eh. Vertical yung luhod. Ngayon, aba, bakit ano na, bakit nakasubsob na sa lupa ang pagluluhod? Bakit kailangan may prayer rug ka na? Kasi nagdadala na ng mga ano, yung mga basa-basahan para doon ka lumuhod. Kasi nga, tutuwad ka eh. Pero bakit ganito na? Tapos, ano, bakit dati si, ano, wala, hindi man masyadong nagtitexto si Daniel Rason, pero siya may first part, tapos si Soriano, second part. Ano na nangyari? And then, wala lang, nanonood lang kami sa TV. And it would take hours and hours and hours. At papalit-palit yung schedule. There was one time, diba, 3 days yun. Tapos parang hanggang hating gabi, umabot pa nga ng alas 4 yata ng madaling araw yung 3 days na pasalamat. I actually had an epileptic attack. Kasi po may sakit po ako eh. I had epilepsy. I had an epileptic attack. So, sabi ko, hindi ko na po kaya, uwi na po ako. They were still keeping me na, pwede na ano, na makinig pa rin ako. Pero sabi ko, hindi po, hindi ko na po kaya. My relative was there, my mom was there. So, pinauwi na ako.
Buti na lang the local then at that time was near my house. So, ang nangyari, di pinauwi ako. Tapos bago ako umuwi, sinabihan ako, sis, since absent ka ngayon, sa pagdating ng ano, tapos ng pasalamat, yung viewing, mag-viewing ka. So I was like, what the heck? Ba't ako mag-viewing? Di ba naintindihan ng Diyos yun? May sakit nga yung tao eh. Umuwi nga eh, kasi may sakit. Eh, ba't mag-viewing mo pa nga? Eh, I think it doesn't make sense. God understands. So, ibig sabihin, this God is not a merciful God. So, parang nasa utak ko na yun. So, I went home. Di nga ako nag-viewing. So, medyo, ano eh, medyo I still have this streak of pagiging pasaway. Kasi parang sabi ko, if it's not reasonable, there's what you would call as, I mean, in Thomistic philosophy, there's this thing that you call as reasonable obedience, rightful obedience. If what you have to obey is not right, then don't obey. Because it's not right. It doesn't, it goes against the principle of justice. So, if justice demands that you obey because it is rightful, it is fair, then you believe it. But if it is not fair, then don't obey it. I mean, well, it's a tried and tested kind of reasoning. So sabi ko, I mean, hindi nga, hindi ako babalik. Hindi ako mag-viewing. So, I was there, but I was constantly agitated during meetings kasi, kasi everything Soriano would say, kinukontra ko siya sa utak ko. The only downside to that was I end up pressuring myself to always think of anything contrarian to what he says. Kasi I know for a fact that his gospel is not authentic. Nandun lang ako because to please the family. Because I thought that it would, you know, it would bring about something right. I mean, in terms of the family dynamics. Pero sabi ko, I mean, I just began getting sicker and sicker and sicker. So sabi ko, I want to end this. So sabi ko, okay, I will be praying for my own deliverance from this. And from then on, I will never look back. I really promised myself, I will never look back. So Yana is like this, you know, he would berate a lot of people, magmumura siya sa pasalamat, and then, I mean, people would clap kapag siya magmumura, and then people would clap kapag, ano, kapag may pinahiya siyang tao. And then there are things that I began noticing, kasi di ba po si KDR, usana siya. Di ba po, yun yung binibenta niya. So anything that is related to usana, kailangan yung mga miyembro sa usana kukuha ng food supplement. And my aunt was selling other food supplement. So she was selling with other members. And other members were also selling another food supplement sa lokal. Pinagbawal yun. Kasi daw, kinokompetensya yung ano ng pangasiwaan, like the business. So, even if they were murmuring amongst themselves, di naman sila makaalis ng iglesia kasi panatiko sila. I could see how brainwashed they were. Sabi ko, I wouldn't want to end up like this. So sabi ko, okay. I mean, I've been constantly ill. I've been constantly sick. I've been constantly depressed. I wanted to change my life. Ayoko na nito. So dumating si pandemic. So during the pandemic, so nag-zoom na. And then, ayun, Soriano's still alive. And then, ayun, nagte-text siya. Yeah, nanonood ako. Sometimes, sabi ng mga gagawa, please turn on your camera. Sabihin ko, wala po akong camera, although I do have. Sabi ko, sira po yung camera ko. Until, you know, sometimes, iniinis ko na lang yung mga gagawa sa lokal para hindi ma-turn on yung camera ko. Minsan, kunwari, may glitch si camera until nagsasawa na siguro sa mga gagawa. So, they're not like advising me to turn it on. Sabi ko, ano ba to? Ba't ang mga tao na to? They're so controlling. Pati pag turn on ng camera, don't they know that it is like an invasion of privacy in your own home? That they would be turning on your camera for all of the world to see? Diba? I mean, what's the sense?
So I mean, I couldn't agree with many of the things that they impose because it's basically nonsense. And then you contribute a lot of, you know, a lot of money. My goodness. And then 2021, to make the long story short, I made an exit. And then how about my family? I just didn't tune into Zoom anymore. And miraculously, they didn't recall that they were actually having pasalamat on days that there was pasalamat. So nalimutan nila na nagpapasalamat, may pasalamat pala na ganito. So I was, pero unti-unti kong kinukondition sila that because they're already old na din. Well, medyo, piling ko bad ako at that sense, pero I don't think so because I was doing it out of charity for their souls. So parang sabi ko, I was, hindi, unti-unti ko, hindi na tinutune in sa Zoom, hindi na inaano sa Zoom, until there was a time na dinalaw na ako kami dito. Hindi ko pinapasok. Sabi, so parang sabi ko, hindi na po ako kami dadalo. Then, but I was actually very nervous during that time kasi di ba po, pag sinabi mong hindi ka na dadalo and you state the reason, aawayin ka nila or they will brainwash you or they will manipulate you, in, you know, into going back because they will actually attack your decision not of going back and tell you na nasa totoo ka na bakit, ano, bakit ayaw ka pa. So what I told them, hindi na po kami dadalo. Please respect our reasons kasi po it's private and it's only between us and God. That's what I said. So sabi na, okay po sis, pero kung gusto niya pong bumalik, eh, ganito, gawa ganun pa sila. Sabi ko, ay hindi na po. We have personal reasons on our own why we won't be going back. I felt relieved. Because there was no altercation. There was nothing of that sort. And I told them, I don't want to create bad blood between you and us because we've been there for so long. Sabi kong ganun. I don't want to create bad blood. I don't want to make you feel that there's an animosity. There is this, you know, disagreement between certain things. I don't want you to feel that. But we have certain reasons. So hopefully you respect it. Yun lang po sabi ko sa kanila. And basically the clincher as to why I really decided to leave and take the family out as well, or you know, endeavor in myself to take the family out, was yung si Jocel nagra-rant siya sa Zoom na may mga miyembro daw umaalis. Hindi ba ninyo alam na nasa totoo na kayo? Magiging masama ang buhay ninyo pag lumabas kayo ng iglesia. I took that as Jocel, as you know, that si Mr. Halukay Ube, as pronouncing a curse on people. Kasi nga po, di ba, nasa Santiago, sa bibig lumalabas ang mga biya, ang biyaya at ang curse, both blessings and curses. Nakalagay po yun doon. So, what he was actually doing, if you have a little bit of an understanding in spiritual warfare or some sort, what he was actually doing is that he was trying to pronounce a certain parang gaba sa mga tao na aalis. Maybe he doesn't intend it that way, but the tongue can actually parang can actually pronounce a certain repercussion on people regardless of whatever, you know, if your intention is such to curse others. But since kasi what you said is of a spiritual nature, so it's like, pag umalis kayo dito, magiging masama ang buhay ninyo. It's like saying like this mother cursing their child na dahil hindi maganda yung napangasawa or hindi maayos yung napangasawa ay sinusumpa yung anak na hindi magiging maayos ang buhay niyo. I took it like that. So sabi ko, what kind of group is this? Instead of praying for them or telling people na, you know, may mga umaalis sa samahan, may mga umaalis sa iglesia, ipanalangin natin sila na sana makapagbalik loob sila or kung hindi man,
ipanalangin natin sa Diyos na ingatan pa din sila. You know, something charitable. Pero hindi eh. He was pronouncing something bad on other people. Almost tantamount to cursing them. So sabi ko, sa Diyos ba to? I don't want to be a part of this anymore. It's so stressful. I don't want to live like the last of my breath, you know, feeling stressed at a lot of things, sabi ko. So, I mean, what I want to emphasize in the story basically is that, you know, I've suffered a lot being there, and I saw how much that they wanted to extract money from members. The thing that I saw na nag-e-impact sila ng pera, lahat ng ano sa local, I would overhear them na hindi nila ina-accounting yung pera kasi daw yun diretso sa Brazil. So I was like, ba't ninyo ina-accounting? The people have the right to know where their money goes. What are you doing? Are you even charitable enough to let people know that what they're actually giving to is legitimate? Tapos eto na nga ngayon. Andyan na pala. May Area 52 pala sila. May mga bar sila. Nagpapakasasa sila. And to think, my relative, who was a fanatic, really believed them. Na nangangailangan ng income. Magpapaiyak. Iko-close up. Tuwing pasalamat. Yung si Yuli, mag-organize ng mga ano. Yung parang ano, parang bawat lokal, kung magdo-donate ng 5,000, kaya $10,000, yung mga ganon. Grabe siya. Sabi ko, sis, right now. Po. Sis, wait lang po. Parang nakataas yung mensis ni conscious scale. Baka nangangawit na. Ay, sorry po. So, yun wait po. Lang. Actually, opo. Sige po. So, bali po. Actually, it ends there. Kaya sabi ko, salamat po sa Diyos. I still believe in God. I still go to church. But I really want to reach out to other people now. They're still, you know, they're still stuck there. You know, I pray for them. Sana makaalis sila. Ayun lang po. Medyo napahaba kwento kasi it's like 21 years eh. Pasensya na po. It's just like, I had to share. So I just want to... Please. Meron kaming fans sa mo eh. Ang galing mo. Oo. Yes. Sorry. Parang ano eh. Parang nagnanarrate ng ano. Ng story way back na kahapon lang, no? Parang napaka-fresh ng memory. Anyways... Okay. Invite ka namin sis, sana makapag-share ka dun sa pundahan din ng mga Bible believers that is every Sunday, 8 o'clock, 8 p.m. Philippine time, mga believers naman. So in regards naman doon sa ano, wala naman ano yun, walang belief doon na tinatanyag, anyone can join para makatulong din tayo sa iba na nagde-detox. Kasi actually, it's a traumatizing experience talaga. Yeah, it's sabi so nga kanina. Yes, yes, correct. Kasi po, ano, I never really had support. Kasi nga, kaya nga po ngayon, buti nga po may Reddit eh. People can actually talk about their experiences. During my time, 2003, no way. Yes. I had to deal with it all alone. Yes, I think 2003, 2004 kasi ako naanib. Nagmanggagawa ako dyan. I was only 15 years old eh. Actually po, batch natin pala ito. Oh, 2013 ako. Yeah. Si Clancy. Actually nga po noon ano eh. Ayoko mag-aral. Kasi nga sobrang panalo yes. ko. Ayoko po mag-aral kasi you know Soriano is convincing na yung mga magmamanggagawa and then yes. I began to yung po ganun, wag mag-aaral na kasi kumbaga parang, bakit ka mag-aaral ng karunungan pang sanlibutan? Eh, the Bible is the best book. May ganun pa siya. Correct. So, yung nga, sabi ko, ay, parang gusto ko mag-aaral ng paggamanggagawa. Pero, ay, well, eh, buti hindi ko alam. Ginawa. Hindi ko po ginawa. Kasi parang may pumipigil sa akin. Na hindi ko maintindihan. Yung nandun po kasi yung, nandun sa isang exploitation sa workers. Actually, kami, I've been into ministry for how many years? I think, ever since na naanib ako, 2004, a few months after my baptism, nag-worker na ako.
So, batang-bata ako noon, sis, ano, magki-15. Actually, technically, 14 years old ako eh. Nung naanib, kaka 14. So, yun, nung naanib na ako, diretso ako sa choir, and then later on, nagmanggagawa, nadistino ako sa Mindanao. Siguro, kung nakikinig ka doon sa podcast, ako yung nakasalubong ng Cobra, ako yung muntik malunod sa Morong Beach Resort. Oh my goodness. Yes. Ako rin yung kamuntik ng masama sa massacre kung hindi ako nalipat ng Dispino, yung Maguindanao Massacre. I heard about that. Grabe yun. Yes. And then kasamaan ko lahat yun nung namatay. Grabe, and what did the church administration do about it? I couldn't hear anything that the church administration did about it. Actually, it was all covered up. I think that is the simplest way to explain what happened then. Kasi during that time, yung reporter, si Victor Minoras, kinocover niya kasi yung election. So, nag-file ng candidacy itong si Maulda Dato. Tapos, all of a sudden, biglang hindi siya nag-file personally. That is a red flag na eh. Dapat kung sino yung kandidato siya magpa-file. Pero ang pinag-file niya on his behalf, yung kanyang misis. Yung misis niya. So during that time, maraming nakakaintindi rin doon sa area na yun na something might happen. Not good. Pwedeng, may mangyayari talaga. So pinursun nila yun dahil coverage. Pati yung bagong sasakyan ng UNTV na hinuhulugan pa ng division, hindi pa fully paid, nasama doon na na-backhoe. Pati yung bagong biling camera na worth 180,000 or 200,000, na-backhoe rin. Nadurog din doon. So, gano'n na nga. Yung mga mainstream media like ABS-CBN, GMA, wala doon. So, they have this kind of intel. Yes. Yeah, they alam have intel. They have this kind of intel, yes. Alam ko rin na mayroong intel talaga. Kaya lang, I keep on wondering, bakit nag-push through sila? So, ayun, bigla ko na lang nalaman, unang-una nakita pa dun sa site na binabako yung van, nakabibili pa lang, tinatangunan. So, unang tumambad yung UNTV na nakalagay. So, nagulat ako, syempre, na-shock. Nag-isip na rin ako noon. Sabi ko, parang pangalawang beses na to. Una sa Morong. Pangalawa, itong masakit na to. Ano ba nangyayari? O ba, parang may gaba. Actually, gaba na eh, ako. Parang may yes, gaba correct, na gaba. Ako. Parang may gaba sa'yo. Kasi nga, ay, tamo ko magbili na niya. Kaya yung term namin, gaba eh, sa Bisaya. Gaba. Ano meaning to say karma. Opo, yun po. Not a good karma, but a bad opo. Karma. It's something, you know, it's something that's in return. I mean, it's something negative. Opo, kasi may kasabihan sa Bisaya, baka may binisaya dyan, ang gaba, dilibag sa aba. Sis, po, basta yung inyong, sa inyong, sa family niyo, exit na rin ba sila, or closet, or fanatic pa rin? Actually, what happened was, my mom died already. Then my other aunt is sorry to hear this. Thank you po. And then yung isang tita ko is with my other relative kasi I always go to work eh. So everyday nasa work ako. So walang magbabantay. So kumbaga para ang nangyari, kinuha nila. Yun yung talagang panatikong. Pero actually po I want to share something about her at saka sa nanay ko kasi parang when I stopped listening to Soriano, I mean, di ba yung Zoom meetings, there was something that I could notice from them. Bigla silang pak, nagsabay ang dementia nila. It only lasted, di ba? I stopped listening, I stopped making them listen to the prayer meeting, pasalamat, etc. About November. Parang unti-unti ko na siyang tinitigil. Noong December, pak, wala na. After a few months, only 2 months, dementia. So sabi ko, they were active pa. Active pa ngayon sila doon, po, sis. Hindi, nung na-dementia, I mean. Hindi okay. na.
Hindi na. Kasi they couldn't remember anymore eh. They couldn't remember things anymore. Na ano, no, pero... Before that event, ay ano po, active, active sila. Yeah. Active. Talaga Also. pong, oh, ano, sa Sabado, de Sabado, sabi nila, ah, pasalamat na, i-turn on mo na yung... Ala, talagang alam nila. They were like, tapos ang nakapansin ko po talaga sa tita ko, there, kaya nga sabi ko, there's something diabolic with this group. Kasi, when she sits in front of the TV, kahit walang kainan, kaya niya. Yes. Parang, parang ano, parang when she looks at the TV, it's so straight. So sabi ko nga eh, there is something in this group. I mean, kahit nung buhay pa si Soriano, there is something in this group na parang, or the way on how the things are being run, na they could hypnotize members. Kasi how could the members could, how could actually the members stay put for 8 hours and not bulk? Yes. And not and not tell themselves, ay, ayoko na, ang tagal-tagal, nakakapagod. Kasi po nakakapagod to sit for 8 hours. Talaga po. Pero there is really something, I think, steering in that group na pang they get to sit for 8 hours looking at the screen, and it seems that kahit inaantok na sila, natutulog na sila, I mean, still they are convinced that there is something that they could get out of it with substance, when in fact, sa totoo naman, wala eh. I mean, if you listen, like, let's say, for example, if you're trying to detoxify yourself from all of, you know, yung mga sinasabi po nila, like, their doctrines and everything, and you look at them as an outsider, quote-unquote, you would eventually realize, and especially if you know a bit about doctrine, a bit about church history, a bit about theology, philosophy, and all of those things, you would begin to understand that what they are saying doesn't actually make sense. Kasi they could contradict yes. each other. Alam mo yun? Kasi, you know, ako, pananaw ko, and I think, you know, as a Catholic who has studied the doctrines of the church, it has always been the saying of the church fathers and the apostles, even in scripture and in church teaching, that faith and reason should not go apart. They should not stay apart. It is always together. Faith and reason should work together in order to have this perfect understanding about scripture, perfect understanding about doctrine. Kay Soriano, wala yun eh. Sa kanya, yes, reason. Pero what kind of reason? Di ba ba? Ang reasoning po niya, flawed eh. He uses all of the fallacies available in the book para lang ma-prove yung point niya. He uses the red herring, he uses ad hominem, he uses ad misericordiam, all of those kinds of things. I mean, you give me a list of all of the fallacies, he checks all of those. Kasi ano siya eh, parang ano siya, if he looks for a reason for something, let's say, for example, a certain doctrine, kung bakit po buhok. Actually, yung buhok, yung doktrina yes. po sa buhok, I mean, medyo easier po kasi to remember yun eh, yung doktrina about sa buhok. Pag binasa niyo po talaga yun, doon kay San Pablo, yung tungkol sa buhok, and the expression so, on how 11. On how St. Paul talks about you know, the hair and everything else, he's actually talking about custom. He's talking about the customs of people during that time. Nowhere did St. Paul... Nowhere in the Bible you can see, you can read about hair. Yun lang talaga sa Corinthians. Opo, sa so wala yan sa Galatians, wala yan sa Philippians, wala yan sa Ephesus. Wala talaga natin. It's all about the people of Corinth. Because he is addressing, yes po, he's addressing their concerns. Now about, kasi parang, the people of Corinth, they're so problematic. So I mean, St. Paul has to berate them. So basically, yes, it's a port city. Yes, it's a port city. Parang Singapore yan. Different culture, different beliefs, yes. different customs. So kumbaga, if you don't look at it at that context, in that cultural context, in that, you know, anthropological context, you cannot really understand what St. Paul was actually trying to say. He actually inserts certain contexts there that
to a modern reader, they might not be able to understand unless you backtrack and investigate why is these things written down and what Corinth actually was, what are the people there like, who are the gods that they worship, what is their culture like. So kumbaga po, I mean, there are lots of dimensions, and to think we are reading a translation. So we, I mean, there is definitely lots of things lost in translation. So, and you know, actually nga, if we talk about original Greek, if we talk about original Hebrew, there is basically none of, let's say, original Greek translation. Wala po kasi noon, because there are lots of versions, even extant during the time of the apostles, on how they would write the gospels down or even the epistles down. So it's basically difficult to trace. So kumbaga, kaya nga po, in a modern reader, to actually read that particular passage about the hair in 1 Corinthians, if I'm not mistaken. So if you read the passage about the hair, you have to be more broad-minded when reading these particular, you know, passages. Because ito pong passages na to, it might not target the modern reader. It could only target the reader during that time. So what do we have to do in a more pastoral sense? If we then read scripture, we have to understand the context and perhaps the virtues that are being taught that St. Paul wants to emphasize. The virtues themselves. What are the values that we could get from what he talks about? So maybe he could talk about discipline. Okay, so he emphasizes a lot about discipline in 1 Corinthians. So we can learn about how St. Paul wants us, let's say, the church should be disciplined. So basically, yun lang. Pero kasi si Soriano, nang dinidiin niya, ito, ang buhok. Kailang mahaba. Pero nowhere in the passage did it say. Actually, sis, natuwa ako doon. Yung sinabi niya doon sa John, yung sinabi doon sa 10:35 ng John, di ba? Aking sinabi kayo yung mga Diyos. Yes. Natuwa ako doon sa argument niyo eh. Kasi it was narrated, it was quoted doon sa Psalms. Yes. Na sinabi doon na aking sinabi kayo mga Diyos. But when you read that on the original, ang nakalagay doon, not God, but rulers. There are it's actually kasi, rulers. There are different... Yes. Kasi, kaya nung, yeah. Yes, na-debunk namin yan before, yung 100th anniversary, 100 episode ng podcast ni Broccoli. Kasi pinag-text na nila ako. Opo. Kasi so, if, parang yes. Go ahead. Sorry. Opo. Kasi ano po siya eh. Actually your point is really valid because in Psalms, if we would read that portion of the Psalms, God was actually asserting his authority over the rulers of the land because the rulers of the land they don't have really, you know, clout over mankind. It is only God. So basically because of the hypocrisy of the Pharisees, think that they are like, you know, mini gods. So definitely, Jesus was berating them using that text to tell the Pharisees that you don't have any other clout on mankind. I do, because I am the Son of God. Basically, yun lang po yung sinasabi niya dun eh. Not really saying na ang mga tao pwedeng maging Diyos. So, sabi ko, yes. Sir Yano actually read his Bible. Sabi ko, ganon. So, parang, I was 18 that time. Are you in catechism na ba, sis? Are you teaching catechism na ba? Or are you into now, studying of yeah, Catholic? I've been studying. Kasi yung profile niya, sino bang saint ito? I think si saint, ano to eh? Saint Augustine. Yung nasa profile picture. Yes, Saint Augustine. Yes. He wrote The City of God and the other treatises like the Trinitate, the Spirit, all of those things. So, theologian siya, di ba? Yes, he's a theologian. Yes. Kaya po, when I left the ADB, I had to explore these avenues. Because ganito po kasi ang ano niyan eh, mindset. Now, so pag sinasabi ni, let's say, for example, sinasabi ni Soriano, kailangan umanib daw ika sa iglesia na malapit sa panahon ng mga apostol. Eh, sino ba tong si St. Augustine? Mas malapit sila kaysa kay Soriano eh.
Eh, this is St. Augustine nang babasahin ko, hindi si Soriano. Mas malapit siya eh. I mean, 300, bilang, eh, 300, 300 AD plus si St. Augustine, si St. Thomas Aquinas, ano ba siya? 1200? O tapos, sino pa, St. Benedict of Nursia, 200 AD, something like that. O edi sila na basahin ko. Kasi ikaw, kasi kailan ka ba lumitaw, Soriano? Ngayon ka lang naman. May sinulat naman si Epps. Since may sinulat naman si Epps, Living Beyond or Living Behind the Fundamental Doctrines of Christ. Ah, talagang before kaya lang, I downloaded. Yung grammarian doon, yung grammarian doon, ginawa niyang grammatician eh. Parang beautician lang. Ganun. Magician. Oh! I actually downloaded that book. Parang ano, he wrote it. Nasa internet, ano, kinopy-paste ko siya. Binibasa-basa ko siya. Papasaba siya sa iyo, sis. Parang term paper lang ng estudyante na hindi nag-grade ng professor. If I'm going to put a grade on that paper, sisinko ko yun. Actually po, hindi siya convincing. I mean, if you begin to learn more about, you know, about different faiths, about different theologies, about different philosophies, nada. I mean, okay. Ganun siya eh. Grabe siya. Galing naman loko. Ayan, Kuya Del. Oh, Kuya Del, Kuya Del. Sorry, sorry, sisa. Kuya okay Del. Lang po. Opo. Opo po. Yes, pero when it comes sa ano sa narration saka sa mga ibang aspect na ng ano para sa pagsusulat o lang walang skill ganyan si CBS magaling yeah, lang sa akin. Opo. Say yan mga atake other religion. Oh, ad hominem. Orator kasi siya. Oh, orator siya, orator. Speech siya. Yun ang strength niya eh. Yeah, yung speech. Opo. Si Sis din, di ba? Napakagaling mag-kwento. Napakagaling ni Sis mag-deliver ng story way back, yan, let's say, 20 years ago, di ba? Parang kahapon lang, kinakwento niya. 20 years ago po yun. Ano, that was like May tanong ako kay Sis. Yeah, Ate Pechay. May tanong ako. Si hindi na rin kayo nakapag-asawa. Kasi po, yung mga magulang ko, they were sick most of the time. And then, kasi then, I had a troubled life. So, hindi ko na siya inisip. Kasi parang, I wanted to fix my life first. Yun po yung... Do you consider to go to enter seminary, sis? Ano ka ba, nag-isip ka ba na pumasok sa kumbento? Sa kumbento? Right now kasi, right now... May conviction ka ba nun? Yes, before, when I was a child. Ngayon, nung na-channel lang siya nung nag-ADD ako, gusto ko magmanggagawa. Parang ang tingin ko lagi is like, my pathway is always on the religious life. Ngayon, nung lumabas ako, follow your heart. Sundin mo yung puso mo. It's not too late for you. You're on the right track. Nasa track ka pa rin. So, follow your heart. Sundin mo yung kalooban. Opo. That and is then, my advice to you. Right now po, I've been some months ago I was tasked to teach religion to kids. So in a school, I belong to a school sa bandang south ng Metro Manila. Yung ko sabihin. Pero, south ka pala. No worries, no worries. Opo, south yung mga tik-tik dito, hindi naman lang yung ba, it's a religious school in the south of Metro Manila. So, kumbaga, I taught religion for a few months lang. I just had to be pulled out because I was given responsibility. So, right now, I'm under the guidance of one of our chaplains doon. And then, we discuss certain things like that. I've been attending the because it's kind of a new thing. Ishishare ko lang. I've also started attending the traditional Latin mass in our area. So it's the older mass. So it actually edifies. Having said that, sis. Having said that, do you think it helped you? Para yes. It helped yes, it did. Yeah. Yes. Okay. Especially because good. the
Opo, especially because the kind of mass, it's very silent and it's more conducive to praying and to actually telling God what you want in your heart. And so far, it's been helping me psychologically, especially the silence and especially partaking in the ministries with those kinds of things. So sabi ko, parang I think in my heart, I don't, siguro before, I did regret, you know, going to ABB or being part of it. Pero parang right now, feeling ko I don't have that much regret anymore because I learned a lot from it. Siguro if I wasn't a member of the ABB, I wouldn't be more empathetic towards people. I wouldn't be It's a preparation able to... talaga. Opo. I think that's a one way of preparing us doon sa mas ano mas meaningful ano undertake kagaya ng nangyari sa inyo. Anyways, marami naman sa atin ganyan. Actually, si Potential nandun na rin yata sa Catholic. Most of, yes. Anyways, maganda yung ano, advocacy nyo para dun sa mga bata. At the same time, makabalik kayo dun sa sound mind na religious aspect naman. Kasi ang hirap kasi sabihin na hindi siya contributory eh. It's not a contributing factor, but religion is in our soul, actually. Parang gano'n. Nabalahura lang talaga. Nabalahura. Ay, yes, po. Ay, magtatanong po ako. Sis, may tatanong po ako. Sige. Kasi talaga pong ibang level po sa critical thinking nyo. Naisip ko po, nakapakinig na po ba kayo ng paksaan ngayon na bago ni KDR? Ibang ano masasabi? Clips po. Oh my gosh, it's so cringe. Sobrang cringe niya. And then you know si Jocel with Jamal. Opo si Jamal. Why si Jamal? Pero siya rapper, Jamal. So, ano siya, I mean, the Halukay Ube thing. Parang sabi ko, oh my goodness, ano ba yan? What are they doing right now? Ano to, batibot? Ano, children show? Tapos, what actually caught my attention was the, yung palighting nila, the clip that was posted in Reddit, like, way back, a little, mga few days ago, or a few weeks ago, yung nag-anniversary si KDR, tapos yung parang may palighting ng cellphone, tas madilim, pang candlelight ceremony na cellphone yung gamit. So sabi ko, ang ginuglorify na nila si KDR, si DSR, hindi na ang Diyos. Wala na ang Diyos sa picture. Sabi ko, yung daw siguro, yung sa pagtuturo niya, hindi pa po kayo nakatry makapakinig once nung parang siya mag-deliver. Kasi buo, sis. Buo. Ano, yung paksa. Ano, ayun pong ano, nung buhay pa si Bes, buhay pa si Soriano, yung unang parte ng paksa na nagde-deliver siya, yun ang napapakinggan ko. Sabi ko, ay magaling pala din itong si DSR. So, ay, pero kasi po, now when I look at it, because andun si Bes eh, andun si Soriano eh. So he has to level up. Kumbaga po parang psychologically, he has to level up to his tiyo because si tiyo niya ay magaling magsalita, so dapat siya din. Para walang mag-question. I mean, it's press release all the time naman po talaga eh. So, during that time, yung buhay pa po si Bes, of course, pakitang gilas, of course, maganda ang pakita niya na magaling siyang magpaksa, magaling siyang mag-ano. Although, he doesn't have the charisma. I already saw na wala siyang charisma. Kumbaga din nadaan lang niya yung sinasabi ni Willie Santiago na papogi. Yung ganon. Tapos payakap-yakap yung mga miyembro po sa kanya para siyang action star. Yung ganon. Parang tingin ko dun lang po niya dinadaan. So right now, medyo validated, I think, yung observations ko before na siguro pag wala si Soriano, he wouldn't actually deliver it as in the best way that perhaps Soriano could. Tama nga. I mean, ang nangyari po sa kanya, naging ano siya eh, naging entertainer. Entertainer na lang eh. Ang napapanood ko po kasi yung latest clips na pinopost po sa Reddit. Yun po yung napapanood ko sa kanya. Na
ano niya, yung mga paksa niya. Tapos yung mga kapatid na Rodel. Pinakita ko po yun sa kasamahan ko sa school. Tapos sabi niya, ay, ano ba to? Habit na ba niya to? Kasi imposible naman na bawat ano niya, bawat gap niya, ang filler niya si kapatid na Rodel. Kasi parang, I don't know, pero sabi po niya, sabi po nung isang kasamahan ko sa school, hindi kaya parang it's more of conditioning na rin, the members, na parang to take away their attention doon sa baka may intimacy sila ni kapatid na Rodel. Kapatid na Rodel. Tapos ano, di po masyal po yung ano, yung parang yung rector namin na pare doon sa school, doon sa ano, sa office because we were doing something. So sabi ko, de, we were joking kasi nga yung kasama ko, I already talked about him the context, talked to him about the context si kapatid na Rodel. And then the priest was like, "Sino si kapatid na Rodel?" I was like, "Ay, wala po." Kasi parang ano, it's become a joke already na tapos yung in-upload pa ni si Seven na binibilang niya yung mga kapatid na Rodel. Actually po, pag gusto ko pong tumawa, yun lang po pinapanood po. Because it's like really senseless na kailangan ang gawin nyo. Parang, why? Actually, wala. Feeling ko they will crumble in a few years pag ganyan lagi. So, grabe. Sabi ko, this, ito yung mga pinaglaban ni ano ni Bes na ano yung mga ang tawag dito mga iglesia ni Cristo eh mga hinahabol niya kasi iglesia ni Cristo po yata yun eh yung sa Bicol na biglang sumulpot si Soriano doon sa venue para debatingin. Ayun po yun sa ano yun, Haligit Suhay po yun, Haligit Suhay. Ayun po yung biglang dumating si Soriano. Oo, yung pinanggalingan niya, yung dumating siya para surpresahin ng debate. Tapos natakot yung mahaligid suway, bigla sakay ng jeep, tapos sinusugod pa rin. Biro nyo yung ganong klaseng paglalaban, quote-unquote, na ginagawa ni Soriano. Papalitan ng ganito, gantong aral na halukay ube. Ay, what happened? Yun po yun eh, what happened? Ay, and then, ando na si Kay Dirac, nakikita ko, wow, ang ganda pala ni Kay Dirac. Ah, ang ganda niya. Tapos yung pala, ang entrance, 2-5. So, baka ma-enjoy mo siya, 2-5. Parang, what? Grabe sila. Si Ate Petch, ay, mukhang may sasabihin, sis. Maputo sige ko po. Lang. Ate Petch. Katas. Sige po. Ang awit na yung kumay ni Ate Petch. Ate Petch, ay. Ayun po. Kanyari. Kasi po, ayun. Oh. Saka yung ano, ayan. Yung tita, ayun po. Ano, may tanong ako. Opo. Ilang ka kaibigan na ang nalangan natira sa'yo? Ay, hindi po ako masyadong nakikiklose sa kanila. Technically po. Kasi I know. Kasi po parang during that time, parang I observe yung galawan nila sa lokal, how they actually have the rapport with, you know, other people. Pero parang nakakamdaman, oh, there's something plastic about it. Na parang kapag, kapag hindi, kumbaga, if you reveal certain things to them, tas parang pag hindi nila nagustuhan, they will dump you. So, kumbaga, I had that feeling. So, nakikisama inabutan, lang po ako. Opo. Inabutan niyo ba yung, ano, Mission Thessalonica? Ah, yes! Opo! etang tanong ko lagi sa mga nag-mission sa Salonica. Nagkano ang pera na pinadala sa inyo? Ano po? Papuntang Brazil. Ay, kasi po with the Mission Thessalonica, kasi po dito lang po ako sa Philippines, pero sa Mission Thessalonica na naririnig ko malaking pera. Yun lang po yung, kasi I don't want to prove, parang naririnig ko siya. Pero hindi kayo naging delegate? Hindi kayo pumunta? Ay, hindi po. Hindi po. Kasi po pag mga ganyan po, hindi ako nag-volunteer eh. I don't like. Kasi parang may reservations po ako lagi. Parang laging may gut feel ako na if I say yes, something bad might happen. Hindi ko po alam bakit ganon. Actually nga po, nagtataka ako eh. Experience mo sana first hand. Oo, so sa experience yun na tinatanggi ng ano, na in denial ng mga
na participant sila sa money laundering. Meron po talaga na nagsasabi na ano, yung parang I remember there was this one instance na umiyak si Soriano in one pasalamat, tapos parang ano, nagulantang yung buong kapatiran because Soriano was saying na ano daw yung pera na papuntang Brazil, na ang tawag po dito, parang hindi na padala. The hold up. Yun po, that time na abutan ko po yun. So it's like everybody were like shocked. Hindi hold up yun, si nahuli sila. Nahuli sila. Pala yun. So sabi ko, pero parang that time when Soriano was talking about it, yung tita ko, sabi ko, hala, paano yan? Nagbigay pa naman tayo ng parang for that. And then everything, yung mga transmittal, mga ganon. Then some of the members, nakikita ko, ang lungkot-lungkot na. Sabi ko, paano nangyari? Parang siguro, whenever kasi Soriano, I mean, when I was still there, especially the time when I came back, whenever Soriano would say something, laging merong umaano sa utak ko, what if hindi yan? What if Soriano is just hiding something? Kasi, why would he make it a big deal? Di po ba? Parang, why would he, parang magdrama? Why would he, you know, become so emotional in front of the people? Why would he make it a big deal a lot of times? When in fact, you know, technically, it wouldn't be a big deal if it were legal. Pero bakit it was a big deal? So parang during that time, I was like saying, hindi kaya yung sinasabi po nila na na-hold up or na ano ng kaaway, kumbaga na hadlangan ng kaaway, natiktikan ng kaaway, kaya hindi napadala ng pera. Hindi kaya yan, it's because of customs. Hindi po kaya yan, it's because of, you know, the country saw something illegal about it. So parang, that time I was thinking like that, parang I was looking into different angles. Kasi nakikita ko po dati, pag nagaganon po si Soriano, natataranta siya eh. There is this facial expression in Soriano that is beyond normal. Yung kind of fear, wala sa kanya kapag may kaharap siyang kaaway. Di ba si Soriano, may ano po yan, may tendency po yan na parang ano, itaga mo sa bato, ayo, parang yung mga ganon, may mga ano siya, yung aggrandizement niya, yung bravado niya. Pero when it comes to money, lumuluha siya. When it comes to money, natatakot siya. So nung nalaman namin or na broadcast nga po yon sa ano, sa pasalamat na ganun nga, sabi ko, hindi kaya hindi yon kaaway, hindi kaya there's something else. I couldn't pinpoint what was that, pero I had a bad feeling about it, but I just didn't know what it was. So tama nga, parang I think I had a hunch. So tama pala siya, it was actually money laundering. Grabe no. Tapos yung sharing po ni sis kanina, I was like, yung EFS. Kasi my relative, we would buy EFS. Nakailang EFS po kaya ako na binili. Although kasi parang, in my scale of buying clothes, I mean, I don't buy clothes a lot. I'm more on, you know, utilities and books and everything. Pero kasi, pag pumupunta po kami sa Apalit before, bumibili kami kahit isang item or something like that. Tapos nakikita po namin yung mga damit. Ang mamahal, it's like 2,500. May 3,000 pa, something like that. Sabi ko, mabibili ba to ng karaniwang miyembro? And most of the members are not rich. Magbibigay, tama nga po si sis kanina, nagbibigay lang sila or nagbabayad po sila because, you know, honestly speaking, what they think is that it will be for the gawain. Nakakaawa siya actually. And then there are lots of tinda there. And about the Daniel's Coffee, actually, may masamang experience ako sa Daniel's Coffee. Kasi, actually, they put a lot of milk. Nahuli ko sila. I actually bought
a grande, parang grande latte sa palit na Daniel's Coffee. Laking gulat ko, yung buong karton na 1 liter ng gatas, ibinuhos nila doon sa drink. So I was like, oh my goodness, what will happen to me? Eh ako pa naman po, meron akong ano, meron po akong lactose intolerance. So tama nga po. I had to release whatever was in my stomach after drinking the latte. Kasi talaga naman po, sabi ko, what coffee shop pours all their milk? 1 carton, 1 liter of milk into a venti milk. Sabi ko, ay, a venti coffee. Sabi ko, grabe naman ito. Nakaka, I don't know. Medyo okay naman yung lasa ng coffee a bit, pero it's like, it's also mahal. At least hindi tinipid. Hindi tinipid, sis. Bobby. Bawi talaga siya, grabe. Pero parang ano po. But I just felt like, what are you doing? It should have been like that. Parang ganon. Oh my God. may tanong lang po ako. May tanong ako. Opo. Kasi matagal na nga po akong ano na, umalis dyan sa MCGI. So ang... Opo. Ang apalit po ba ngayon ay parang ano na, mall style na sa loob? Meron ng mga... That one po, I cannot speak accurately about it. Kasi po, I left 2021. Nandun pa po yung naririnig ko pong giniba na pasalamatan na pinagawa ni Bess before. Pero nakita ko po yung chapel. The newly built chapel. Okay naman si newly built chapel, pero hindi ko po na puntahan yung pinapasalamatan po nila ngayon. May napanood po ako na parang plan ng construction po dyan sa Apalit na parang ano eh, ang design is parang mall na eh. Para pong ganun. Oh. Parang... Modern parang, design. Oo, modern design na siya, na nandun lahat. So parang secure na secure ang pamilya nila na may mga nigup nang itatayo doon sa loob. Parang yeah, ganun. Talagang pagkakakitaan nila ang mga miyembro na mag-miyembro pa na papasok doon. Sila yeah. Lahat ang tatangkilik ng mga negosyong itatayo doon sa loob. Well, so, hindi naman po ano yun. Hindi unlikely po yun. Kasi they're already doing it at K Direct. Eh. They're already doing it with all of the other ano. So, what makes the Apalit compound special na they will not do it there? Especially po because they want to keep people there. So, parang they were thinking na well, to keep more people, of course, they need to see, you know, brilliant and, you know, shining, shimmering, and very, very new facilities for them to go. Ano po kasi parang marketing strategy siya. And I believe KDR is very good at business. Kasi, ano eh, kaya nga po din yung si Roland Ocampo, di ba po captive market nga po eh. So if they're talking about that, then most definitely they have plans. Kasi po, yun po ang nakikita ko po dyan. They want to invite more people. Kaya lang po, ano para lang dyan? Ano? Ever shiny new mall? Parang feeling ko, for a religion? Hindi eh. I don't wanna vouch for that. Parang ano siya? Parang babaw. Ayan o. Pero... I beg to disagree na magaling si KDR sa business. Sorry, pero for me kasi si KDR, ano lang yan, ang alam mo expertise ni KDR sa PR. Mm-hmm. Magaling lang siya mag-PR, yan. Pero when it comes sa business, kung wala lang captive market, wala namang business na ano yun eh. Nakita mo legit yan eh. Nasabihin mong ano, talagang ano galing sa ano hindi niya in-involve o hindi niya connect sa MCGI na nag-prosper o yung rose from the rank na ano na business. So, wala namang business yan na hindi lahat sinuportahan din naman ng kapatiran eh.
Diba? Basta isang naalala ko na ano yan, na kaya nagkamal ng maraming pera dyan sa networking. Yan ang umpisang-umpisa niyan. Oh, yan. Yan yung talaga yung umpisa. Yung simula ng mag-out yan sa GMA, yan ang inumpisahan niya, yung networking. So, dyan siya kumita talaga until hanggang 2010 yata yan. Ano lang kamal, online hanggang. Yung power plus na yan, hanggang power plus, sulod-sulod dyan eh. Oo, tsaka... Ang ina naging bread and butter niya nung wala siya sa... No? Kundi ako nagkakalagay doon sa USANA, nakalagay siya doon sa wall ng USANA na ano, Hall of Fame, na talagang kumita ng malaki. Na malaking pera sa USANA, kaya yung picture niya nandun sa Hall of Fame ng USANA, na parang mayroong ano yun eh, level, parang siya yung nandun sa isa sa mga matataas eh. Eh sino yung naging captive market? Hindi naman taga-labas eh. Puro taga-loob. Kaya ang punto eh, yung ano, yung mga miyembro ang ginawang negosyo. Hindi naman siya talagang nagbanat ng buto para ano, para yumaman. Pero mo, Del? Del? Yes, ako. May nakita akong isang mas magaling kaysa kay KDR. Alam mo kung sino, Del? Sino? Sino po, Brad Dumdum? This is, mas gusto ko pakinggan kaysa kay KDR. May fans club na si Sis. Oh, nawala na ito ng audio. Lagi kumasa. Inagay natin para makapag-unmute siya. Ano ba si Sis? May fans club na kayo. Teacher ba siya, si Sis? Educator yan. Educator yan. Halata naman. Ayun po. Ay, narinig po ako. Yes, opo. Ayun po. Opo, nagtuturo po ako sa in a school. run by somewhere in south. Somewhere in the south of Metro Manila. So, kumbaga ayun po. Hindi ka takataka na med- marunong kayong magana salita rin. Opo. Sis, kaya mo bang turuan? Alin po? Yung puso ko. Ikaw, ha? Hindi po pwede. Magagalit po yung guardian. Pamilyado. Pamilyado ka na, oy. Banat ba? Magagalit po ang guardian. Joke lang, oh, joke lang. Sis, kasi okay lang po. Okay lang po yun. Ano ba yan? Okay lang humanga, kapatid. Okay lang humanga. Okay lang po yun. Pag nauulit, ano lang po kasi yung aking ano kasi po technically I wala po kasi my parents wala na po kasi sila, so I don't have like very close na relative. Ang nag ano po sa akin, tumutulong po technically sa akin are the priests po sa school. So kumbaga they're my current guardians. Mga tatay ko na. Yari ka bro, dadaan ka muna sa kaparian. Ako, mahirap-hirap yan. Ayun, medyo defensive si father sa akin eh. Pag may mga sinasabi, ano, who is that? Brad Carlos, dadaan ka sa kaparian. Ah, kailangan na pala mag-seminarista ako, no? Oo, pasok ka muna sa seminaryo. Para mag-qualified. This is joke lang. This is joke lang. Ayun po. Okay lang po. Intindihan ko naman. So, katuwaan lang. Just to break the ice. Ako diba? Breaking ano, icebreaker. Ayun nga po. Tapos ano, yung to recall din po, yung meron pong ano, ang tawag doon, yung hydrogen water. Ay nako. Na-scam din kami dyan sa hydrogen water. Na yung ano sis, yung therapeutic juice. Alam mo ba yun sis?
Meron nga po noon sa Apali, tapos bakong meron drink, sila drink mga... your own juice. This is drink your own juice. Ayun pong urine therapy. Ayun urine therapy. Naabutan ko yun. Oh, pero yun sabi yun. Ko, sabi ko, ay, ano ba to? Parang kadiri naman ito. Eh, naalala ko doon, dun yung urine therapy na yun, when Soriano was talking about it. I remember this account doon sa una, sa hari, sa unang hari, ikalawang hari ata yun. During the time of Elisha po yata yun, or Elijah, when Israel was having a drought, ang nakalagay po doon, because of the drought in Israel, the women began killing their babies and the men began drinking their own urine. So sabi ko, eh, medyo negative naman yata ito. So if you drink your own urine, ibig sabihin nun, ikaw ay, ano, kumbaga, it's like it's symbolizing na dahil sinumpa ng Diyos ang Israel, you would end up drinking your own urine. So it means it's something despicable. It is something bad. It's something negative. So paano magiging therapeutic si urine? So why would you advocate it? Tapos sasabihin mo, mangangaral ka ng Diyos. Diba? Magbasa ka lang ng Bible, mm-hmm. There are certain things that you would actually notice, even little things eh. So that has an implication on the biblical narrative. So parang ano siya, sinumpa ng Diyos ang Israel, so ano ang kinahinatnan ng sumpa na yun? That the women will kill their children and they will drink their own urine. So it is a sign of a curse coming from God, that eventually you will drink your own urine. You will drink something dirty. Ay, di ba nakita ni Soriano yun? Hindi niya na-realize yun, sis, kasi binibigay niya sa mga walang pambili ng gamot. Someone who cannot afford to buy medicine. Yun naman ang sinabi niya. Kaya nung minsan, tinanong siya, eh, ikaw ba, Brother Eli, ano ka na ba ng ihi? Eh, ba't ako iinom yan? Eh, may pambili ako ng gamot. Grabe. May sinagot po yan. That's why. Red flag po yun. So, ibig sabihin, wala kang care talaga sa tao. I mean, you're very selfish. Yes. Kasi, ano eh, may pambili ka ng gamot. So, ang implication nun, yung walang pambili ng gamot, umihi na lang kayo ng ihi. Despite the fact that we know that, you know, urine contains a lot of bacteria. Kaya nga siya dinadala sa lab eh. Diba po, pag yung mga urinalysis, you check, let's say for example, in the lab, kung may sakit ka, makikita doon through the bacteria that they would see in your urine, through the CBCs, the platelets that they would see in your urine, or whatever the urea, whatever that might be, makikita nila doon kung may sakit ka. So it means it's a determiner kung gaano kadami yung bacteria sa katawan mo, yung urine. So why would you drink it? Mm-hmm. Pwede siyang kaya, no? Pwede siyang doon sa nanay ni Mas Hunter daw, inilagay para sa rep yung ihi. Grabe. That's so bad. Totoo ba to, Mas Hunter, o ba to? Joke ka lang. I mean, grabe. Ano? Pagsalitain nga natin si Mas Hunter. Hindi ko pa naririnig magsalita yung kwento mo. Kasalita, at sabisi nga natin, nagsalita yung dito pa. Kung nga, hindi nagsasalita yun. Sobra po talaga yung ginawa ni Soriano sa miyembro niya. I mean, si Mouse Hunter daw, kaya di makapagsalita, dinadaga daw siya, dinadaga. Bakit? Ah, dinadaga? Mouse Hunter. Maniwala akong dinadaga yan. Maniwala akong dinadaga yan eh. Mouse Hunter nga eh. Naghanap ng daga eh. Ayun po. So, ayun po yung mga, basta it's a cult. Pero, sana kasi maraming, I mean, more people, at saka po yung mga naririnig ko po o nababasa na exploitation sa Reddit, dapat po talaga, they would be held accountable for that. Kasi, it's basic human right for a person na, you know, they wouldn't experience the exploitation. Yung, ano ka, employee ka, all you know that you were an employee, tapos ano ka pala, volunteer ka in the end. I mean, grabe. it's unacceptable. Parang ano po yan,
It's a bad thing. Maganda nga sabihin sis kung OJT ka eh. On the job yes, training. Opo, no? Parang opo. Yung mga kaka-graduate lang. Parang no, nag-OJT ako. Sa isang school, nagturo ako. So, alam ko, hindi ako empleyado. But full-heartedly, tinuruan ko yung mga bata, di ba? Yeah, so, opo. Alam ko na it's part of my academic opo. Requirements para maipasa ko yung course. Pero opo. Ito, ina-expect ng kapatid na sasahod siya, may ID siya, nakalagay ko ano yung designation niya. Tapos later on, hiningi yung certificate of employment ang nakalagay, volunteer. At saka wow. Po kasi, ano siya para siyang clickbait po eh. Yung kumbaga parang, okay, yes, you're correct. Hired. You're hired. So, kasi po, di ba po ang kwento niya, she was hired over the phone. So, there was no contract. Yes. There was no... Eh, syempre, if he uh-huh. is an entry-level employee at hindi pa niya masyadong alam yung the you know, ways and means of, you know, the trade, so she would actually think that it is a legitimate hiring. Pero kung interviewed over the phone, it might have been her first job. She might not be, you know, very not. Pumasok siya all the while thinking that she was an employee. So it was like baiting somebody. Tapos walang contract. Eh, who knows better, uh-huh. diba? I mean, you can't expect her to know a lot about those things, especially if, you know, she really needs to work. And she might have not known these things. So kumbaga, nobody briefed her or whatever, it might be her first job. So kumbaga, you can't blame her entirely na bakit wala, hindi mo man lang nakita na wala kang contract. Eh well, malay naman niya. Kumbaga, maybe, you know, she doesn't have friends who actually told her. And since galing pa po pala siya ng La Verdad. So kumbaga po, yung La Verdad itself, I mean, it's already a hotbed of exploitation if that would be the case. So hindi niya alam yung mga gantong bagay because it's not in their culture to question. Pwede siya, pwede niya rin po mag-question yung manner of employment niya because she lived in that kind of environment. She thrived in that kind of environment. So hindi niya po talaga, hindi po talaga siya aware about it, na exploitation in, pala siya. In short, budol employment ang dating. Nabudol yes, siya na employment na yun. yan ang mastery nila sis, actually. Sorry to say, pero lahat tayo nakulto talaga. Opo. Naloko tayo lahat. Opo, and Opo, and the money. Kumbaga, ngayon na lang po lumalabas. Well, tama nga po yung sinabi sa Bible na walang nalilihit. Yeah. It might take some time. Tsaka, pero yung all efforts ni DSR ngayon to protect the generation wealth that they accumulated, di ba? Mm-hmm. Yun na lang yung nakikita ko dyan eh. To protect those assets. Isa naman paraan dyan eh, paipa-Senate eh. Kaya lang, do you think anyone from the Senate mag-initiate ng investigation kagaya nung Aguila-Aguila group na si Senior Aguila dun sa Surigao? No way, it's a small group. Not like this one, na nasa mainstream religion na itong grupo na to. Yes, definitely. And you cannot ignore. Yes, mainstream na sila eh. May so kapit itong mga cult-cults ang gigilid. Yes, opo. Correct. Pati police, inaano niya, binibigyan niya ng ayuda. Opo. Parang napaka... Sabi nga Kuya Adel eh, bakit? Ano ba tingin mo sa kapulisan? Hindi sumasahod ng 35,000 a month? Eh, doble na ang sahod niyan. 40,000 na nga atang police officer 1 o ano, yes, doble na eh. So kung dati, 20, 40 na siguro sila ngayon. So how come nabibigyan mo ng ayuda? Eh dapat mong bigyan ng ayuda, go to the streets, the same time, yes. Payatas, yung mga community na, ano, Baseco, yun ang kailangan ng tao eh. Mm-hmm. If that is, yun talaga yung nasa heart mo, to help those unfortunate, okay. Diba? Opo. Wala. Wala po. Network kasi po. Network. So baga, it's more of like press release. I mean, we're doing this. The authorities see and then they support us. So kapag nangailangan tayo kay authorities, so they would eventually help us. Kasi sumipsip tayo. Parang Sabi nga ni
ethnicity, sabi niya, mind you, the whole human society is a cult. Yung religion part lang ng society. Question everything. Totoo yan. Actually, yung pagiging loyal mo sa isang brand is a form of cult na eh. Yung mga Android user versus iOS user, may sarili silang cult dyan, commercialism, di ba? Pero religion is different aspect eh. Iba-iba aspect na religion kasi pati family mo damay. Yes po. Hindi mo kayo mag-aawin ng family mo dahil sa cellphone lang, no? Na siya Android, ikaw yung iPhone. Parang ganun, no way. Pero itong religion, it touches the soul, the very soul of our society, which is yung family. Opo. Talaga sisirain. Yan yung pinakamaliit na government, eh, form of government, yung pamilya. Opo. Kasi it should be governed by the father, yung tatay ng pamilya. Pero ngayon, ano nangyayari? Religion ang nag-govern sa pamilya. Yan kagaya yung cult na yan. Sorry to say. Actually po kasi, parang especially if let's say the teachings are very detrimental or very dangerous. Actually, I consider it like, kumare, the MCGI teachings, they're very dangerous to people. Not only just, you know, materially, but also physically, spiritually, mentally. Kasi po ano eh, well, sabi nga ni Thomas Aquinas, you know, the body acts in accordance to the operations of the soul. So if the soul is constantly fed with garbage, so the body acts, the mind acts according to it. So ibig sabihin nun, you would think according to what is fed into your soul. So kapag binanipulate ka na magbigay dahil ano daw, pagpapalain ng Diyos, pag nagbibigay ng masaya, kahit di naman totoong masaya, you're just made to think na nagbibigay ka ng masaya, your mind would actually work alongside that. Your body would work alongside that. You will be sucked into that kind of culture and it would be difficult to get out because then again, the body and the mind acts according to the operations of the soul. So if your soul nga is fed with dangerous doctrines, yun po talaga, masisira pamilya nyo, masisira friendship nyo with people, masisira even your own perception about yourself. Kasi nga po, everything fed to you is dangerous and those dangerous things causes you to not think clearly because kumbaga, your intellect would be blinded by what is being fed to you. So kumbaga, hindi po siya biro. And I think they really know what they're doing. The kind of way the protocols, yung pong ano nila, yung strategies on how to keep the members inside and not make them think. Kaya nga pong may 8 oras na pasalamat eh. It is for people not to eventually think. Kasi po sila po ay pagod na. Kasi, kumbaga, entertaining. You don't have time to think. Yes po. Because you're bombarded, your senses are all bombarded by all of the noise, all of the talking, all of the presentations, all of the visuals. So your mind doesn't rest. Tapos bawal matulog. So see? Correct. Ito, si Sogong Brooks ba nandyan? Baka pwede natin ma-invite ito si Sis na maging resource person natin on a religious, ano, religious point of view. Ay. Kasi, ewan ko sa kanya kung papayag siya. May time ba siya? Oo. Ano po, di ko rin po kasi it's a good pag ano po siguro I could block. I mean, there are times siguro po in a month na pwede. Siguro po I'll just keep in touch with us, sis. Keep in touch with us. Nag-message ako sa'yo. Binigay ko yung email address ko just in case. You can contact me niyo sa email. O para nag-PM ako sa inyo kanina. Para kahit pa paano, just in case makalibre ka, edi ano namin kayo. Mabigyan namin kayo ng podcast. Saan po? Okay, wait. Where could I see your message? Did you message me in the chat? Yes. Yes, yes. Itong matter, saan ko ulit? Actually, okay, sis, pag may live kami, i-subscribe ka lang sa YouTube ko tapos pasok ka lang. Hindi okay mo naman po kailangan maging regular panelist. Okay po. Mm-hmm. Ayun.
Ay, may question na ako, sis. Para mag-resource person natin. Sige. Ah, okay po. Question okay, lang. Po. Kasi due to ano insistent public demand, yung part na nagkwento ko daw kanina, can we make it public daw? Nagtatanong lang naman yung iba. Po. Or... Pwede naman. Siguro hopefully just people wouldn't recognize. Pero I don't think that people would recognize my voice. Yun. Pero kasi ano din po ay... Parang ako, parang I've gone to the point na I'm not afraid na yun. If people hear about it. Kasi parang, yeah, I just hide under a pseudonym. Pero, I mean, if I could speak in public about it, especially if, I mean, if it's really important. So let's say, for example, in a church setting, telling people about what cults are, what mental health is in relation to, you know, cultic behavior and all of these kinds of things. I mean, it depends on the venue, like speaking personally in public about it. I mean, I'm very amenable about that. Well, I mean, parang ngayon, wala na akong pakialam kung anong sabihin nila eh. Kasi, ano, I mean, what kasi po parang ngayon, I'm already in at the point we're in. I'm trying to heal the things that happened in the past. And I'm very thankful that there are people who are helping me to heal from all of the trauma. And parang ang kulang na lang sa akin was to actually talk about it. Because I have never talked about it. I mean, like, in a very, you know, in a very lengthy fashion or, you know, in a more detailed way, like what I'm doing right now. Kasi parang, ano eh, parang I just felt that I didn't want to talk about it. Kaya po parang, sabi ko, when I was messaging si Brother Trade doon sa ano, doon sa ready. Sabi ko, I think I'm ready to talk and share. Because it's like facing your own demons, relieving them again, and then eventually trying to parse everything and take out the good from it, not necessarily just the bad. Parang just to move forward lang. Because I don't want to dwell on all of the negativities that this has wrought to me. Parang ano lang siya. It's a memory, so that it could just become a memory that would be there, but it would not necessarily affect my thinking ever again. So it's parang, you need to move past it. You need to help yourself to move past it and heal. Yun po siya, and talking about it contributes a lot to the healing. So, yeah, that's why I'm always parang, nowadays, I'm always insistent about talking about the experiences that I've had. So parang, it's more of like telling people na, you know, it's like a life lesson for other people to learn, I guess, tingin ko. And also for me to, you know, transcend what I have been experiencing. Not necessary to just forget. Kasi ang ginawa ko lang po kasi, kinalimutan ko eh. I mean, I try to forget all of the things na, tapos yun, biglang lumalabas yung, I mean, when other stimuli comes, let's say other negative experiences would come and haunt me and then would affect me, lumalabas yung mga subconscious impulses ko. Yung pala, it's directly related to how I reacted when I was leaving the cult. So sabi ko, you have to tackle this head on. You cannot escape from it. So I have to talk about it. So sabi ko, wala na akong, before I was really scared. Sabi ko, feeling ko magtatago ako lagi na ganito, ganito. Pero, parang ngayon, parang ano, I can talk about it freely. Yeah, that's it. So parang, given that, I'm amenable to like share about certain things related to this. Ang tingin ko is like more on mental health. In kasi medyo advocacy ko yun eh. It's like mental health in relation to leaving these kinds of groups, the high control groups, the mind control groups. Kasi they're very, very dangerous. It affects families. It would tear families apart. So sabi ko, never again. I don't want other people who
who might experience this, to experience those kinds of things. Ayoko na. Ayokong ganun. Yun yung ano, yun yung gusto ko sanang blocks na maano natin next time. Gusto ko makapag-invite din ng hopefully ng psychologist ano. Para okay. Kasi yung marami, dumadami na kasi yung nagpo-post doon sa Reddit na gusto makahingi ng ano about sa mga mental health issues nila, medyo not kaka anxiety, depression ng iba, trauma, etc. So parang maganda rin it's a really part of ano na rin papa. Makakakuha tayo ng mga advices from the mga health expert mismo na yung expertise nila ay nando doon talaga sa ano sa field na ganun. So ayun, maganda maka hopefully mag, maano natin ma-push 'yan ano.